Good morning and welcome back to our lecture room. Pag-uusapan natin ngayon ang isa sa mga tanong na ating subscriber. Ito pong tanong niya. Attorney, yung lupa na matagal na naming tinitirhan, maari ba na maging amin na ito at maari ba itong mapatituluhan? Dalawa pong aspeto ang tanong niya. Ito pong maari ba itong maging amin at maari ba itong mapatituluhan? So, unahin muna natin sagutin yung maari ba itong maging amin. Okay. At, of course, ang sagot ko niyan is, yes, pwede naman po, no? Meron po kasi tayong batas itong Civil Code of the Philippines, Prescription of Ownership and Real Rights under Article 1117 to 1138. At, meron tayong Extraordinary Acquisitive Prescription na 30 years, at meron tayong ordinary acquisitive prescription na 10 years. Ibig sabihin po, 30 taon po ninyong na-occupy yung property, maaari pong maging inyo, subject sa mga requirements, or 10 years, yung ordinary acquisitive prescription. So, ano bang ibig sabihin nitong acquisitive prescription? So, sa batas po, sa English, ang meaning niyan is the acquisition of a thing by possession thereof as if an owner for the period of time fixed by law. No? It is gaining a right of ownership over a land by the passage of time. So, in-interpret ko po ito sa Tagalog, pasensya na po, ang pagtamo sa pagmamayari ng lupa dahil sa pag-angkin at paninirahan nito sa matagal na paglipas ng panahon. Oh, di ba? So yan ang meaning ng acquisitive prescription in Tagalog, no? So, kailangan po may pag-angkin at paninirahan dito, no? Sa pag-angkin at paninirahan, nakikita po ito sa pamamaraan ng ikaw naglilinis. Katulad dito sa picture, ikaw ang nagko-cultivate, ikaw nagtatanim, meron kang bahay diyan. Yan po ang pag-angkin at paninirahan nito at kailangan po sa matagal na paglipas ng panahon, either 30 years or 10 years, acquisitive, extraordinary acquisitive prescription or ordinary acquisitive prescription respectively. Okay. So, pag-usapan po na natin itong 10 years, no? Itong ordinary. Okay. Itong ordinary acquisitive prescription na ito sa Civil Code, pinag-uusapan po natin dito yung land ownership muna. Hindi pa tayo nag-uusap about so paano patituluhan. Para maintindihan po natin, itong pinag-uusapan is ownership, ha? Yung pagmamayari pa ito. So, ibig sabihin, pag sa 10 taon na po na may ordinary acquisitive prescription or pag-angkin mo sa lupa, ikaw na ang may-ari niyan sa loob ng 10 taon. Paano ito nangyayari? Okay. Of course, unahin natin yung 10 years. Ganyan. And second is that kailangan yung na-occupy na lupa is unregistered, alienable, and disposable agricultural land. Ang sabi nga natin, para malaman kung alienable and disposable ito, kumuha po tayo ng sertifikasyon sa CENRO DENR. No? Kasi hindi pwede yung forest land, hindi pwede yung timber land, hindi pwede yung reservation sites para sa government, hindi pwede yan. Hindi pwede yung mga ancestral domains. Hindi yan siya matawag na alienable, indisposable agricultural land. So, hindi ka papasok dyan. And second, third, kailangan sa pag-occupy mo sa lupa, it is in the concept of an owner. Parang in-occupy mo bilang may-ari ng lupa. Public, ibig sabihin, common knowledge sa inyong lugar na ikaw talaga ang nanirahan dyan sa matagal na panahon o nag-o-occupy sa property. And you can do that by getting a certification sa barangay na kung gaano ka nakatagal dyan or testimonya ng mga kapitbahay. Tsaka peaceful and uninterrupted. So, tahimik ang pag, ano mo, walang nag-aangkin na iba at tsaka tuloy-tuloy. Uninterrupted po. Kaya nga, dahil dito, matabo mo ang pagmamayari ng lupa dahil sa pag-angkin at panirahan mo nito sa loob ng 10 taon. Yan na po yung lipas ng panahon. 10 years, no? Now, and na-acquire po nyo ito o nailipat po ito sa inyo ang pagmamayari
with just title and in good faith. So explain po natin through example po itong land ownership ng ordinary executive prescription of tenure. So ito si Ted, tapos ito si Jose. Ayan, magkaibigan siya sila. Now si Ted is siya nag-occupy sa lupa 10 years ago na. And gusto ngayon bilihin ni Jose at ibinenta sa kanya by way of transfer of rights. Ayan. So, hindi na kailangan mag-antay ni Jose ng 10 taon. Zero years waiting na po siya. At siya na po ang may-ari ng lupa through ordinary accessive prescription. Ownership ang pinag-usapan. Pero kung si Ted is 8 years pa lang siya na may hawak doon sa lupa or yung pag-occupy ng lupa, siya talaga at saka yung siya yung first na predecessor or owner at nailipat niya ngayon ito kay Jose, kailangan pa ni Jose ng 2 taon para mapasok siya doon sa tatawag nating ordinary acquisitive prescription na 10 years para matamo niya ang pagmamay-ari dahil sa paglipas ng panahon sa 10 taon. Yan. Ibig sabihin po, kung hindi pa niya nakukomplete yung 2 years, si Jose is ang karapatan niya to possess the property nandyan pa man din. Kaya lang, kailangan lang niya ng 2 taon pa para maging ganap ang kanyang pagmamay-ari sa lupa sa pamaraan ng ordinary acquisitive prescription na 10 years. And kailangan po sa pag-transfer po kay Jose is through just title. Ano po ba itong just title? Hindi po ito titulo ng lupa. Just title means meron kayong kasulatan. Meron kayong ebidensya ng ownership or paano mo na-acquire itong property nito under some modes of transferring ownership. So, it is an evidence of ownership on how the land or property was acquired. So, katulad ng waiver of rights, yan. Tapos, transfer of rights or deed of sale of a registered parcel of land or yung mga kasulatan sa bentahan ng lupa sa barangay, yan. Or mode of succession, donations, and other modes of transferring ownership. Kasi, pwede po yan siya. Mahulog yan siya dyan. Yan ang ibig sabihin ng just title. Hindi po titulo ng lupa. Yan po yung evidence of ownership mo. Paano mo na-acquire ang property doon sa predecessor mo or sa unang nagmamayari ng lupa. At dapat po, sa pag-acquire mo yan, it must be in good faith. Okay. The good faith of the possessor consists in the reasonable belief that the person from whom he received the thing or acquired the thing was the owner thereof and could transmit the ownership. Ibig sabihin po, may reasonable belief po si Jose na si Ted po talaga ang may-ari ng property. At kasi yung may-ari lang ng lupa o yung nag-angkin na sa sinasabi niyang akin itong lupa na ito for about 10 years already, eh may karapatan talaga siya mag-transmit ng property na yon. At kasi di naman pwede mag-transmit ka kung hindi ikaw ang may-ari. Correct? So, and kaya nga kailangan natin kung bibili tayo ng lupa ng unregistered parcel of land, if you are the buyer, kailangan po natin mag-gandak ng due diligence, no? So, tingnan natin kung alienable and disposable. Kasi kung hindi alienable disposable, wala siyang karapatan. So, there is no good faith. Second, tingnan natin kung sino ang registered owner. Hindi na registered owner. Sino ang claiming owner under the law doon sa tax declaration. Yung pagdeklara nito for real property taxation. Yung pagbabayad niya na 1 milyar. Kung sino nakapangalan doon. At makikita mo, oh, bakit hindi ikaw ito? Ay, papa ko po yan. Ah, ganun ba? Eh, ilan ba kayong magkapatid? Eh, tatlo. So, tatlo kayo dapat pipirma po bago ko ma-acquire yan. Ganun po ba? Ibig sabihin, sana pa rin papa niyo, patay na po ang mama ko pa. Kasi kayo po tatlong heirs ang pipirma niyan para sa akin. Extrajudicial settlement with transfer of rights ang kailangan nating document na execute. Okay? So, good faith po, tandaan, of the possessor, yung reasonable belief niya na yung taong nag-transfer sa kanya is may karapatan. But, the law says that, but you need to conduct due diligence. Kasi po, that is, if you want to become the rightful owner of a certain property, you must be a good father of the family.
kung good father of the family, yung sabi ng batas, is bago ka bibili, check mo muna. Klaruin mo na, wag lang yung pag sinabing akin to, bilhin mo na kaagad. So yun po, no? Alright, so ang next ating pag-usapan, itong extraordinary acquisitive prescription of 30 years, no? Ang pagtamo sa pagmamayari ng lupa dahil sa pag-akin at paninirahan nito sa loob ng 30 taon. So, pinag-usapan pa rin natin dito yung land ownership. And dito sa land ownership na ito, ang rule is, are as follows, no? Sa 30 years, nandiyan pa rin, at it should be unregisterable, unregistered, alienable, and disposable agricultural land. Ibig sabihin po, you have to get a certification from CENRO DNR kung pwede ba ito is it alienable and disposable? Gaya lang po dun sa 10 years acquisitive prescription. No, hindi pwede yung timberland, hindi pwede yung forest land, hindi pwede yung reservation sites, at saka mga ancestral domain. Bawal po yon. And of course, in the concept of an owner, public, peaceful, and interrupted. So, ganun din po, no? So, pag angkin niya ng lupa bilang may-ari, hindi po dahil nandoon siya nakapossess sa lupa dahil pinatira lang siya or dahil nagre-renta lang siya. Hindi po. Dapat nandoon siya sa lupa na yon is that dahil inaangkin niya na kanya. At public, ibig sabihin, alam po sa buong barangay, public knowledge na ikaw may-ari. So, you get a certification sa barangay captain that you've been staying in that property for 30 years already and your family or your family. Kasi pwede naman yung galing sa mga ninuno mo tapos na ilipat sa'yo through succession. Okay? And it must be peaceful and uninterrupted. Ibig sabihin, walang umaangkin na iba at saka hindi putol. So sa 30 years po niyan, kayo na po ang may-ari ng lupa, no? Kahit hindi mo na-acquire ito sa pagbili or pag-acquire sa other modes of transfer of ownership. Basta sa 30 years, kayo ang in possession, kayo na ang may-ari ng lupa. At dyan po, mapapatunayan na kikita natin na dyan na po kayo naninirahan. Kayo na po yung nagko-cultivate ng lupa. Kayo na yung nag-aani, nagtatanim doon. Right? And in fact, dyan na rin na tumanda ang mga magulang nyo or maring kayo at ang mga ninuno ninyo nandyan na. Kaya, matawag po yan na extraordinary acquisitive prescription of 30 years. Okay? So, tapos na tayo sa land ownership. Let us proceed to the second aspect. Sa ikalawang aspeto ng tanong ng ating subscriber. Ang tanong po niya, paano po mapatituluhan ang lupa na matagal na naming pagmamayari attorney? Either through acquisitive prescription na 30 years or yung ordinary acquisitive prescription na 10 years. So, paano po? Okay. O nga naman, ikaw nga ang may ari ng lupa through that prescription or yung paglipas ng panahon ng 30 years or 10 years. Pero kailangan po kompletuhin natin ang pagmamay-ari nyo noon. Kasi ang ownership po, no? Plus land title is what we call perfect title. So, may ownership ka na, ang next is kailangan mo ng land title para maging perfect ang title mo doon sa lupa. Ibig sabihin na perfect title, ibig sabihin, maperfecto yung prueba ng pagmamay-ari mo dahil sa matagal na paglipas ng panahon. Plus, meron ka pang indivisible certificate of ownership, yung land title, to prove that you are the registered owner of the property. Ang tawag po nito, kapag na ang natamo na ninyo yung 30 years or 10 years respectively, is that is confirmation of imperfect title. O, pag naabot ninyo yung period of time, okay? So, confirmation of imperfect title, and ang kailangan po natin dito is itong titulo. Okay. Now, bago po natin i-discuss paano po mapatituluhan ang property under your name, yung matagal mo nang naangkin sa paglipas ng panahon, is that alamin po natin ano yung mga batas na napasa noong una pang panahon na nag-govern dito sa registration ng property, yung pagpapatitulo ng lupa. Okay, simulan natin. Ito yung sa Commonwealth Act No. 141 of 1936, yung Public Land Act. Itong Commonwealth
of the Philippines, merong, or tawag dito Commonwealth ng Pilipinas, ito yung administrative body na sila yung parang naggobyerno noon ng Pilipinas from 1935 to 1946. Huwag natin isama yung period nung Second World War nung pag-occupy sa atin ng Japan. Ito Commonwealth of the Philippines, ito po yung sila yung administrative body designed as parang transitional administration in preparation for the country's full achievement of independence. Kasi karaming kasi take occupation from Spanish time, from tapos yung mga Americans na occupy tayo, then after that meron pa yung sa Japan, although hindi naman naangkin ng Pilipinas, but kailangan natin ng full independence, no, especially from the United States kasi sila yung pinakalast na nag-occupy sa atin through this yung Treaty of Paris nila, no, parang binenta kasi tayo ng Spain sa US. Okay, so kaya yung kita niyo, no, puro mga kano yan sa Commonwealth Act. So one of the good laws that they enacted during the time of transition, itong Commonwealth Act number 141, yung Public Land Act. Tapos after that, meron pa tayong isang batas na naipasa naman ni former President Ferdinand E. Marcos, yung PD number 1529 series of 1978, or yung Property Registration Decree. Ito po ang isa sa mga batas na hanggang ngayon ay existing pa. Merong mga amendments konti, pero existing pa ito siya at masyadong magandang batas po ito. Alam niyo po, sa panahon ni President Marcos, about 2,079 laws or presidential decrees ang nagawa po niya. Meron po siya kasi siyang legislative power noon during the time of martial law. Siya po yung parang presidente at the same time gumagawa ng mga batas para maipatupad at siya rin po yung nagpapatupad doon sa mga batas na nagawa niya during sa panahon ng martial law. And mind you, yung karamihan po, halos lahat po ng mga batas na nagawa niya, maganda po, the best po ng mga batas and still existing and useful hanggang ngayon. In fact, yung creation ng Sandigan Bayan, yung Tanod Bayan na ombudsman ngayon, sa kanya yon, presidential decrees niya. Alright? So, at of course, itong mga batas na ito, lalo ng Commonwealth Act No. 141, dumaan po ito ng mga amendments, no? Yung Republic Act No. 6940, doon March 28, 1990, tapos yung Republic No. 9176, noong November 13, 2002, and Republic Act No. 11231, February 22, 2019. Ang binaka-latest po ngayong 2021, itong na-enact ng Congress, yung Republic Act No. 11573 of 2021, an act improving the confirmation process for imperfect land titles. Ito po, namindahan niya ang Commonwealth Act No. 141 at saka itong PD 1529, yung Property Registration Decree. Ni-simplify po ang proseso ng pag-confirm ng imperfect land titles. So, ibig sabihin, kung hawak na po ninyo yung property for a period of time as stated under the law, either, of course, by acquisitive prescription, eh pwede nyo na po itong maging ma-perfect by confirmation of imperfect land title. Inilagdaan po ito at naging batas na ganap noong July 16, 2021 by President Rodrigo Duterte. At nagkaroon po tayo ng implementing rules itong DAO 2021-38 noong December 9, 2021, na pinasa rin po ng DNR bilang utos ng batas na ang DNR ang gagawa ng implementing rules. Okay. Okay, so alam na natin yung istorya. Okay, let us start, no? Sa batas po natin, itong Republic Act No. 11573, ang sabi po dito is that 20 years po na pag occupy sa lupa na unregistered, alienable, and disposable agricultural land, tapos peaceful, walang gulo, 20 years lang po ang aantayin. Sa batas po natin noon, before the amendment, kailangan mag-antay ng 30 years bago maka-apply ng land title para ma-perfect
ang ownership mo. So that is what we call confirmation of imperfect title. Maganda itong batas na ito dahil iniklian po ng 20 years. So, 20 years lang antayin natin, pwede na tayong mag-apply. And this was stated in the implementing rules of the DNR. Ang tanong po, paano at saan po? Alright. Of course, there are two kinds of process. Dalawa po proseso ang pwede niyong pilian. Ito pong administrative titling na sa Community Environment and Natural Resources ng DNR, kayo mag-a-apply. Or meron din tayong tiyatawag na judicial titling, file niyo po ang application ninyo sa Regional Trial Court where the property is located. At abang some of the requirements, no, hindi natin lahat-lahatin, ito pong dapat unregistered alienable and disposable agricultural land siya. Tapos hanggang 12 hectares lang po ang pwede nating applyan. At dapat po continuous exclusive possession and occupation. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na pag-okupa, exclusive for yourself, hindi kasaling iba, walang nanggugulo, walang nangaangkin na iba. At possession and occupation, ibig sabihin, hawak mo ito at talagang ginagamit mo ito para sa iyong pamilya, sa sarili, sa pamaraan ng pag-aani, pagtatanim, pag-cultivate, pag-till, no? So ibig sabihin, yung exclusive possession and occupation must be real po, genuine. Hindi po imaginary or fake. Kasi kailangan i-prove ninyo yan doon sa either through administrative titling or judicial titling, yung continuous exclusive possession and occupation, matindi po dyan. Pag hindi nyo na-prove yan, maaaring mare-reject ang inyong application, either administrative or judicial. Now, take note na itong pinag-usapan natin, basic requirements na muna yon. Kasi mamaya, i-reserve natin sa other video lectures yung talagang complete requirements, no? Paano magpa-administrative titling at judicial titling. Eh, sir, na-discuss yung attorney, yung 30 years na extraordinary acquisitive prescription at saka yung ordinary acquisitive prescription na 10 years. Eh sabi mo, hanggang 20 years pa bago makapatitulo. Anong nangyari ngayon dito sa ordinary acquisitive prescription na 10 years? Alala po ninyo, tama din, kahit sabi ng batas, yung bagong batas ng 2021, Republic Act 11573, 20 years time, diyan ka na pwede mag-apply. So, lala nyo si Ted, nahawak niya for 10 years, tapos na-transfer niya kay Jose through a valid title, valid and just title na either waiver of rights, transfer of rights, or yung deed of sale of unregistered parcel of land o kasultan sa barangay, and even itong mga misa succession, donation, and other modes of transferring ownership. Bae, ibig sabihin po, kung may 10 years pa pong hawak si Jose at di pa siya maabot na 20 years, eh mag-antay lang po tayo ng konting panahon. Dahil after 10 years po, pwede na kayo mag-apply for land titling para matawag nating ma-perfect yung title nyo, yung confirmation of imperfect title. Pero hindi po ibig sabihin na within that period of 10 years, 11 years, 12 years, 13 years, hindi kayo may-ari. Ganap na kayong may-ari. Diba? Sabi natin 10 years. Ganap na kayo dahil sa paglipas ng panahon ng 10 taon na acquire mo through valid just and title and in good faith. Pero yung to perfect it na magkaroon ka ng indivisible title na galing sa DNR at saka Registry of Deeds na entry niya, hindi pa makukuha natin yon. Antay po tayo noon. So, ipagpatuloy po ninyo ang pagbabayad ng real property tax, ipagpatuloy po ninyo ang pag-cultivate, ipagpatuloy po ninyo yung continuous process and continuous peaceful and exclusive possession and occupation on the property. Most importantly, yung pagbayad ng real property tax or amilyar. Okay? So, yun po. Sa susunod, pag-uusapan natin yung mga kompletong requirements sa administrative titling sa SENRO DNR. Tapos, pag-uusapan din natin yung judicial titling sa Regional Trial Court. And sa susunod po, mag-discuss din po tayo ng residential pre-patent, no? Republic Act No. 10023. Kasi ito yung
discussion natin ngayon regarding ito sa agricultural lands. Ito namang lupa na residential pre-patent, yung ang lupa is na-zone na siya ngayon through zoning ordinance ng city as residential. Hindi mo pwede apply ng agricultural pre-patent. Dapat residential pre-patent. Okay? Pag-uusapan po natin. And totoo po, marami pang mga lugar sa syudad na hindi pa napatituluhan. Kahit na zoned na siya as residential. Pwede po yan. I-discuss po natin yan sa next video natin. And we will try to discuss all the complete requirements and also the step-by-step process para at least maintindihan natin at makatulong tayo, maggabayan po kayo sa inyong desisyon kung ano po ang inyong susundin, ang administrative judicial titling ba sa agricultural pre-patent at saka mga requirements doon sa residential pre-patent. Okay? Maraming salamat and I hope you learned something during today's lecture. See you soon.